Hi guys! Tara, samahan niyo kaming magpalamig kasi naman. Oo na, tag-init na nga ngayon kasi malapit na nga mag-summer. Kaya naman, eto na! May share ako sa inyo. So, meron kami ditong mais konyelo at saging konyelo. At syempre, saan nga ba namin tinibili? Dito lang yan sa Team Isen. Halo-halo. At, yan! Oo nga pala, hindi lang mga halo-halo ang tinitinda nila dito kasi nagtitinda din sila ng mga lutong ulam tulad ng mga pork chop, mga ganon. Pero ito na nga, dito tayo mag-focus. Ito yung kanilang saging konyelo. Oo, diba? Makikita nyo talaga na chunky yung mga saging na nilalagay nila. At syempre, dahil nga mahilig ako sa corn, dito tayo sa mais konyelo. Ang ginamit nila na mais dito is yung creamy. Basta hindi yung bubo, yung parang may pagka-creamy na durog-durog. Basta ayon. Syempre, maglagay ng sugar. Ang maganda dito, pwede nyo sabihin kung konting sugar, kung madami. Depende na lang sa level ng diabetes nyo. Char! At syempre, hindi kompleto ang mais konyelo at saging konyelo kung walang yelo. Na-try nyo na rin ba maghalo-halo nung walang yelo? Ha? Pwede ba yun? Char! Pero ito na nga, bukod nga dun sa yelo, naglalagay din sila ng toppings. So, kung ang binili mo is yung saging konyelo, merong saging. At syempre, kung mais konyelo, merong mais. At syempre, right after mo ilagay yung mga toppings, hindi mawawala ang pampa-creamy, ang pampasarap, yung kanilang gatas. Ang best part dito, hindi kanila titipidin sa gatas kasi naman sobrang dami nilang maglagay. O, diba, bongga? Pero ito na nga, paano nga siya naging special? Ano yung pinaka-edge o taray edge? Ano yung pinaka-edge niya kumpara sa iba't ibang halo-halo na nagtitinda? So ito lang yung nakita ko na nagtitinda ng mga halo-halo, mais konyelo, mga saging konyelo na may nilalagay sa top. At ito na, kinukuha na nga ni ate. So yan yung yema nila. Yes, alam ko marami nang naglalagay din ito. Pero guys, dito sa malapit sa amin, sila lang talaga naglalagay ng ganyan. At yung yema nila, guys, hindi basta-basta kasi pag binuksan nila yung can, yun na yun, wala silang hinahalo na kung ano-ano. Kasi aminin mo, meron dyan naglalagay ng yema pero may hinahalo na. Sila talaga purong-puro. Oh, diba? Hindi ka tinipid. Siyempre, thank you, Lord, for the blessings. Kaya naman, eto na, kumain na tayo. Siyempre, ang inuna ko yung toppings nila kasi bakit ba favorite yung yama nila? Sobrang sarap kaya, plus yung pinaka-mais. Ay, heaven na heaven. Perfect na perfect. So, kung natatakam kayo, itry nyo na rin to. At ito nga pala, pwedeng mag-add dito ng yema. Yes, pwede. 5 pesos lang per scoop, di ba? So, saan ka pa? Kaway-kaway ang diabetes, char. Pero ito na nga, make sure lang. Pagkatapos nyo kumain ito, iinom kayo ng tubig. Siyempre, kung natatakam kayo, itry nyo na rin to. At ito nga pala, 40 pesos lang sila per cup. So, ayun lang. At syempre, dito nga yung matatagpuan sa may kahabaan ng San Anton, Sampaloc, Manila. Dun sa may yellow-yellow, hanapin nyo lang yung Team Isen. So, ayun lang.